banda. Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking Espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang kapangalipin. Panal na Ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Welcome po sa 9 nating pagnonobena sa ating mahal na ina. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga, upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tig-iti-isa ang sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon."
Sa iba naman, ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae, at bata. Umpisahan ninyo sa sanktuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siyaring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila ay mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng mukha at tig-aapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din nang makita ko sila sa may ilog Kebar, kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, kung inyo pong napansin, sa kabila ng poot ng Diyos o yung tinatawag na wrath of God, sa pagkamakasalanan ng kanyang bayan, naroon pa rin po ang kanyang habag sa mga tumatangis dahil sa mga kasalanang ito. Kaya nagsugo po siya ng maglalagay ng marka sa noo sa mga nagdadalamhati. Kinakatawan po ng markang ito ang seguridad ng mga tumatanggap nito. Seguridad na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Gaya po ng lalaking nakadamit ng kayong lino, whatever that is, ang pagkaintindi ko sa lino ay linen, ano? Linen. So ito siguro ay isang bahagi ng pananamit na nagde-designate ng kanyang katungkulan. Gaya po ng lalaking ito, ang tanglaw po natin sa ating paghayo ay ang kaningningan ng Panginoon. Mabuti po kung magiging malinaw para sa atin kung ano ba talaga ang ating hinahanap. Dahil ito rin po ang maisa sa buhay natin. So yung lalaking nakadamit ng kayong lino, malinaw sa kanya. Sino ba ang lalagyan niya ng marka? At sino ang hindi? Ang mapupulot nating aral mula sa unang pagbasa, bagamat ito ay napaka-graphic, napaka-rahas, ay siguro po ito, yung pag-asa sa ating gabay, ang kaningningan ng Diyos para sa ating paghayo. At alamin ng husto sa ating sarili kung ano ba talaga ang pakay natin. Dahil kung ano ang hinahanap natin, ito nga po ang ating maisa sa buhay. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, minamahalaga po ng mahal na pong Jesus Nazareno ang pakikipagkasundo. Para po sa kanya ito ang dapat hanapin. Ang sabi po niya, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati
at napanunumbalik mo siya sa Ama. Ano po kaya ang ating hinahanap, isang halimbawa, pag pumipila tayo sa kumpisalan? Isa lang po ba ito sa mga errands natin na dinadaanan bago umuwi para magbawas ng kasalanan, na para bang nagbabawas ka lang talaga? O dito ka pumupunta para alisin ang iyong galit at mga sama ng loob, na para bang may kakayahan ang paring parang isang salamangkero na alisin ang iyong damdamin at gawin kang parang tuod o robot? Maturuan nawa tayo ng Espiritung Banal na ituon ang ating pakay sa pagsasaayos ng ating mga ugnayan sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Palakasin nawa ang loob natin ng katotohanang hindi lang po tayo ang humahanap nito, kundi pati na rin siguro yung katabi mo. Ilakip mo siya sa iyong panalangin. Ipagdasal mo siya bago pa ang sarili mong mga kahilingan. Tandaan po natin ang sinabi ng Nazareno, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming makipagkasundo sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya po manalangin tayo ngayon ng sama-sama, at sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusik at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling po namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at ala na iyong kaloob upang punitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y mangmang bilang isang sa bayanan. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at ala na iyong kaloob upang punitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang sa bayanan. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahaikalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mama, matay.
announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhing Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilangin iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nabirin ng Buena Hora aming gumaran ng katapatan aming tanggulan sa kagibitan sa lahat ng oras kami samahan. Mahal ng Buena Hora, mahal na reyna ng langit at lupa, ina ni Kristo, Jesus Nazareno, patron ng piyapo, gabay ng deboto. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora.